Gandang hapon sa inyo. 10:11. This is our 11th day of our meeting. Di ba kayo natatakot? Padami ng padami yung mga pinag-uusapan natin. Bawal magbikte, ha? Tsyempong-tsyempo yung ating exam ay tatapat dun sa ating bakasyon. Bakasyon ninyo. Kaya nga kayo magbabakasyon kasi gusto natin walang magka-problema ng mental health issues eh. Excuse me. So, ang gagawin natin, mag-a-adjust tayo. Yung bakasyon ninyo, popospone na muna natin, mag-i-examine muna tayo. I'm just kidding. We will adjust the exam date after nung bakasyon para yung iba sa inyo, magamit ninyo yung bakasyon na pag-aaral, yung iba naman ay magbakasyon. Okay lang. Saka, depende, pinag-iisipan ko kung take home natin yung exam o hindi. Take home o hindi. Hindi o hindi. Hindi o hindi. Oh, 11 pa lang kayo eh. Talaga naman, no? Kulang pa. Alright. Meanwhile, attendance tayo, ha? Attendance. Habang hinihintay natin mga kaklase nyo. Attendance. May ginawa baga akong attendance check din eh. Oh! Naloko na. Bakit wala yung attendance ninyo din eh? Sandali. Meron ako dapat eh. Sandali ah. Sandali lang po. Nawawala yung attendance ninyo. Kakainis. Makikita nyo tuloy oh. Panoodin niyo muna ako habang ako'y naghahanap ng ating attendance. Okay, inis eh. Ginawa ko na nga. Okay. Bale, yung iba naman sa inyo, eh, wala pa dun eh. 11 pa lang kayo eh, nakaka. Nagpapanik na nga ako kanina eh. By the way, nakwento ko sa inyo, no? Pinipilit ako ng aking mga kamag-anak na mag-resign kasi yung aming eskwelahan na merong mga gano'n ba kami eskwelahan, mga estudyante namin? Kulang-kulang na 4,000. Despite the COVID, pinakamalaki kaming enrollment except for Batangas City sa buong Batangas province. Despite the COVID, ano nga? Kaso maraming problema eh. Pinare-resign ako from UP. Oh my God! Ito yung attendance natin. Okay. Din eh, kung nailalagay. Attendance po. Paki-fill out. Yan. Pamuli ako dati, no? Sabi ko sa inyo, fill up. Iba yung fill up sa fill out. Day 11. Attendance. Ayos. Okay, fill out kayo na. Kita nyo? Okay, ilan na kayo? 12. Kasi ano eh, hindi magandang weather doon sa... Buti nga dito sa Manila, ano? Masaya ako. Sumikat ang araw. Yung aking labada, finally, matutuyo na. Tatlong araw nung naliligo doon sa ulan yung aking labada, eh. Nakakainis. Okay, tuloy na natin usapan natin. Ano ang ating topic? Excuse me. Sandali ha. Ano ang ating topic? Ito. Nasa na? Sinunod ko ba dyan? Eh, ito na pala yung attendance view eh.
Nilagay ko na kanina, nagdoble pa. O di bale, pareho lang naman yun ang laman eh. Ay, ay, ay. Napost ko na pala kanina yung attendance eh. Eh, baka magdoble, hindi siguro. Kasi pareho lang ng form yun eh. Hilo nga ako kasi I'm under pressure to resign from the university. You might actually be... Oo nga, philosophy of science, pero yung attendance ninyo, kapareho ng attendance nila. Mr. Cueva, sorry, Ms. Rivera, philosophy of science. Ito na lang ha. Pareho lang, iba lang ng title. Okay, anyway, dalawa yung attendance natin, ha? Tingnan niyo. Kasi, akala ko hindi ko pa naipopost. Pinost ko na kanina eh. Yan, no? Ito. Pinost ko kanina, alauna. Ay! Mali, nasan na ba yun? Ito. Yan. Kaya pala tayo nagkakagulo kasi nakalagay dun sa philosophy of elementary logic. Kaya mo na. Miss Rivera. Tama, philosophy of science. Hindi, kasi hindi ko nakita. Ito, yung ating attendance check. Tingnan nyo nga. Can you please take a look? Attendance check. Ay, ay, ay. So, ito. Attendance po. Okay, habang chine-check nyo ha, aking tatanggalin din sa nilagay ko. Yan. Pressure, pressure. Okay. So much so for attendance. Ito yung topic natin. Ano yung topic natin? Si, ito, tingnan nyo. Norwood, Russell, Hanson, and Thomas Kuhn. Norwood, Russell, Hanson, and Thomas Kuhn. Ayan. Salamat uli, Ms. Rivera, yung inyong teacher. Hello! Sapagkat ayaw ko naman mag-resign na UP, pero kailangan tulungan ko ang aming bayan. Kasi yung aming eskwelahan ay talagang sandalan, sandigan ng bayan eh. So, kahirap. Ay, nako, sakit sa puso. Oh, focus! Norwood, Russell Hanson, Day 11, and Thomas Kuhn. Sino ba si Norwood Russell Hanson? Are, oh, may sinulat siya. 1958. Oo, tingnan niya, no? 1958. Kita niyo? O, ulitin ko, highlight ko. 1958, talagang luma-luma na. Kasi remember, ang takbo na usapan natin, nagsimula tayo, Enlightenment, tapos umabot tayo ng Industrial Revolution, tapos umabot tayo ng World War I, World War II, tapos umabot tayo ng post-war. Eto ngayon, yung kadugtong, 1950s na tayo. By the time natapos tayo, 21st century na tayo. Kaya papunta sa ating panahon ng mga usapan. Ito ang 1958, si Norwood Russell Hanson. Importante yan, yung libro niya, Patterns of Discovery. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, yung libro na yan. Importante yan. Now, meron pang isa. Yung sa nating pag-uusapan, are, si Thomas Kuhn. Are naman ang libro niya. Pag-uusapan din natin to. Yan. Kailan naman lumabas aring libro na are? Ay di are, nandini. 1962. Yan. O, tumawid na ng 1960s si Thomas Kuhn. So, from 1950s, ito, Patterns of Discovery,
So 1960s, ito, scientific, the structure of scientific revolution. Yan ang ating pag-uusapan. Now, balik tayo sa 1930s. Balik tayo din eh. 1921, itinayo ang Vienna Circle. Yung Vienna Circle, merong isang participant dyan na rebelde sa kanila. Ang pangalan, si Karl Popper. Si Karl Popper, yung nagdadadakdak nung sa falsifiability, nabanggit ko sa inyo yan. Karl Popper. Ito si Karl Popper, umalis siya ng Austria at saka ng Germany nung nagkakagulo na. But anyway, ito si Karl Popper, may sinulat na libro nung 1935. Guess what? Ang title ng libro niya, The Logic of Discovery. So, ha? Tingnan niyo mabuti yung kanyang title, The Logic of Discovery. Sino si Karl Popper? Tapos, nasundan naman nung 1958, Nino, ari nga oh. Ito, pinakita ko, 1958 yan eh. Sino? Si Norwood Russell Hanson. Ngayon, ito si Norwood Russell Hanson, 1958. Norwood Russell Hanson. Anong title ng libro niya? Ito, nakakatawa eh. The Patterns of Discovery. Nakita niyo naman, di ba? Patterns of Discovery. Kinopya lang ano. Yung logic pinaltan lang. Tapos, 19... Ano nga ito? Structure of Scientific Revolutions? 1962. Oh, 1962. Ito naman si Thomas S. Kuhn. Thomas S. Kuhn. Ano yung kanyang libro? Ito naman. The Structure of Scientific Revolutions. Hindi ba nakakatawa yan? Bakit? Eh parang binigyan lang ng konting variation eh. Pare-pareho sila ng pinag-uusapan. Remember, sabi nga natin, ang pinag-uusapan, the nature of science eh. Hindi tayo katulad ni August Comte, na gusto lang ni August Comte, eh, palawakin yung coverage ng science. Hindi, tayo gusto natin, pag-aralan natin yung nature of science. So, logic of discovery, patterns of discovery. Pag sinabi niyo yung logic, pattern. Pag sinabi niyo yung pattern, structure yan eh. Pare-pareho. Pag sinabi yung discovery, discovery nga. Scientific revolutions are discoveries. So, pare-pareha sila ng pinag-uusapan, the nature of science. Now, eto si Hanson, si-simplify ko na lang ha, kasi napakahaba ng usapan natin sa totoo lang eh. Si Norwood Russell Hanson, nung sinulat niya yung libro na niya, mind you, siya ay kilalang engineer. In fact, world nung panahon niya, siya yung world record holder ng engineer and pilot. At bilang engineer and pilot, creative siya, siya ang world record holder ng pinakamabilis na propeller-driven na aeroplano. Yun yan, Norwood Russell Hanson. Kilalang engineer, scientist, at saka pilot, at saka philosopher at mathematician. Anyway, sikat. He was very much into science. Ito naman si Thomas Kuhn. Siya ay dating nag-physics student ng Harvard University. May kaya. Siya yan, Thomas S. Kuhn. Siya ay later nag-PhD sa
from physics, nakagraduate ng PhD ng physics, lumipat from pag-PhD ng physics, pumunta sa history of science. Bakit? Kasi nung panahon niya, yung kanyang mentor, sino? Huwag na nating pag-usapan yung pangalan, baka malito lalo kayo. Yung kanyang mentor ay dating presidente ng Harvard University nung siya ay estudyante. Pagkatapos, nung siya ay nag-PhD na, biglang kinuha ng US government, ginawang Secretary of Education under John F. Kennedy. Eh, si Thomas Kuhn, inspired na inspired, duwano kanyang teacher. Eh, dun siya nag-specialize, kung saan nag-specialize yung teacher niya. Anong specialization ng kanyang teacher? History of Science. So, ito, si Hanson, physics. Physics and engineering ang field. Ito si Thomas Kuhn, ang field, history of science. Yun ang kanyang PhD. Pero meron siya undergraduate sa physics. Kaya ano nangyari? Ito si Hanson, kagaya nung kanyang mga ka-generation, remember, anong sinabi ni Quine? Anong sinabi ni Hempel? Sabi ni Hempel, mukhang malabo na, uno mo na si Hempel. Anong sabi ni Hempel? Mukhang malabo na yung unified language of science kasi miski yung theory of meaning ng Vienna Circle mismo ay hindi sila magkasundo, hindi nila ma-unify yung kanilang sarili. Hindi lalo na yung buong science, lalong nagkagulo. Ito naman si Quine, sabi niya, yung assumption na reductionist assumption ng science, the thinking of science in the form of the inverted pyramid model of Euclid, na in fact, ang science daw ay ano, may foundations, foundationalist. Sabi niya, mali yan. Foundations. Kailangan may foundations daw ang science, kagaya ng foundations ng Euclidean geometry. Sabi niya, mali yan. Mali ang model na yan, sabi ni Quine. Sabi ni Quine, ang model dapat ng science ay more of a force field na lumalaki across time. At ang tingin mo sa lahat ng components ay ano, all connected to one another in a holistic system. Ergo holism. Alright? So yan si Quine at si Hempel. In other words, they were actually critics of logical positivism. Yung mismong mga Anglo-Americans, they were becoming critical of logical positivism. Nung una kasi, ano sila eh, mga proponents ng logical positivism. Sino? Anglo-Americans. Led by Quine and Hempel. Pero yun naman kasi influensya, if you remember, ng American pragmatism. But anyway, yung Anglo-Americans were becoming critics of logical positivism. Eh, nadamay pa dyan ano, yung continental philosophy, di ba? Sabi ko sa inyo, mga mahilig sa humanist philosophy. Continental philosophy. Yung mga continental philosophy, ang specialization, they were similarly critics. Itong mga to, critic na sila ng logical positivism. Itong mga Anglo-Americans, critic na rin ng logical positivism. Bugbog sarado. At ang sinasabi nga natin, ito si Norwood Russell Hanson, yun yung kanyang generation. Generation ng bugbog sarado, ang logical positivism, ang Vienna Circle. And here he is, making a critique of the objectivist view of science.
Making a critique of the objectivist view of science. That science is objective, gives you objective knowledge. Focus tayo objectivity as a subject, as a topic. Tinatanong ni Hanson, may objectivity pa talaga ang science? Kasi halimbawa, kaibigan niya, si Johannes Kepler. So, anong pinag-uusapan? Si Brahe at saka si Johannes Kepler. Magkaibigan yan eh. Contemporaries yan eh. Eh sabihin na natin, may bundok. Nandun sa bundok, sumisikat ang araw. Pagsikat ng araw, tinanong na natin to, inuulit ko lang sa inyo eh. Pagsikat ng araw, nakikita ng dalawa. Yung pagsikat ng araw. Tanong, do they see the same sun? Bakit natin tinatanong? Kasi si Tycho Brahe, ang tingin niya, the Earth is the center of the universe, yung sun umiikot sa Earth. Si Johannes Kepler, kagaya ni Galileo, at kagaya ni Copernicus, ang tingin niya, eh, yung sun ay stationary at ang umiikot ay ang Earth. O, eh di nagkagulo ngayon. Do they see the same sun? Kaya tinatanong ni Russell Hanson doon sa kanyang libro, kasi magmula noong, oh, ito na ngayon, ito, importanteng argument niya to eh. Magmula noong 1890s, ano nangyari noong 1890s? Magmula noong 1890s, na-invento ang gestalt psychology. Gestalt psychology. Yung inventor ng gestalt psychology, strangely, hindi psychologist. Sino? Si Ernst Mach, physicist. Ernst Mach. Mahaba ang istorya, pero hindi ko na ikukwento. Ha? Basahin nyo na lang paano ba na-invento yung gestalt psychology. Pero yan si Ernst Mach at saka si Wolfgang Kohler at saka others, saka iba pa, Wolfgang Kohler. Sila ang nagpauso ng gestalt psychology. Ang ibig sabihin ng gestalt, form. Yan. Form. Bakit? Eh, huwag na muna nating pag-usapan. Kulang na ako ng oras eh. Ang importante lang ito, ang sinasabi ng gestalt psychology, one, no experience can be taken in isolation. Mga tuwid, from the 1890s, all the way to the 1950s, may development sa gestalt psychology. At yung development na yan sa gestalt psychology with all their findings as a science redounds to concluding no experience can be taken in isolation. Meron pa isa. Ang sinabi rin nila, among others, na conclusion nila, observation comes in two steps. First, sensing. Second, perceiving. Ano ibig sabihin niyan, mamaya? Which means, may problema yung concept ng objectivity sa science. Malaki. Malaki problema. So, ano yung conclusion? Dalawa. One, no experience can be taken in isolation. Two, observation comes in two steps. First, sensing. Second, perceiving. Ano ibig sabihin yan? Ay, pinapaliwanag ko na sa inyo noong pa, actually. Ito yung dating niyan eh. Meron kang tao. Nakatingin somewhere.
teka, nag-isip pa mga tao. Nakatingin somewhere. Alright? Yung tao mo, may tinitingnan. Alright? O, kita niyo yung tao. Yung tinitingnan ng tao, whatever it is, say, figure on a piece of paper. Alright? A figure on a piece of paper. Ito yung sinasabi nila. How you will see the figure on a piece of paper will involve your past or prior experiences, whether you like it or not. Kagaya nung sinabi natin kanina, ano yung sinabi natin kanina? Ito nga, dalawang tao. Sino? Si Tico Brahe. Si Tico Brahe, isa. Tico Brahe, isa. Si Johannes Kepler, isa. They're looking at the same thing, the sun. And yet, they can have different ways of looking at the sun. In the case of Kepler, it is the earth that is moving around the sun. It is, in the case of Tycho Brahe, it is the sun that is moving around the earth. Bakit ganun ang tingin nila? Kasi meron silang past or prior experiences that influence them. In the case of Kepler, alam niya yung works ni Copernicus. In the case of Tycho Brahe, hindi niya alam eh yung work ni Copernicus. So, magkaiba sila ng past experience. Ang inyong mga experiences ay ano, hindi nyo matatakasan. Bakit? They're embedded in your minds as memories. Whether you like it or not. Miskin nung panahon pa ni John Locke, pinag-uusapan na yan eh. You have things around you, like say a tree somewhere or a pet kalabaw in your backyard. Alright, and your hut, your bahay kubo, and your rice field somewhere. And what happens? You reflect upon them. Every time you experience something from here, it gets embedded in your mind. And as they get embedded, they form some memory, in other words, some inputs. You might say, building your mental model. And what's going on? It is with your mental models that you process all the inputs later on. So, yung inyong mental model, yan ang nangyayari na nagpo-process later ng inyong inputs na galing dyan sa mundo ninyo. That's what we do when we so-called reflect. We reflect as if our minds are mirrors of nature. At ang sinasabi ni Norwood Russell Hanson, ang sinasabi niya, maliwanag, sabi ng Gestalt Psychology, you cannot observe anything, supposing this is your head and this is your mind somewhere, you cannot reflect upon anything without, and at the same time, you forget everything in your mind. The only person who forgets everything in his mind, who forgets everything of his is a past memory is someone who is either brain dead or in comatose. Kahit na may amnesia ka, somehow meron ka pa rin mga past experiences na nagagamit to process whatever you see. So what happens? Sinabi na nga natin, di ba? What happens? What is music for some is noise for others. What is a rabbit for some is a duck for others.
Pinaliwanag na natin yan eh, kung natatandaan nyo. So, you're asked, what is this figure? Thanks to your past or prior experiences, kasi ikaw taga-sangka, taga-tagig. Saan sa tagig? Doon sa maraming itik. Ang naalala mo dyan, yung itik. Yung itik. Itik-itik. Salmon ni Lasu. Alright? Merong ibon. Samantalang yung iba, ang naalala nila, kasi sila yan, oh, taga roon. Somewhere. Saan? Sa Michigan. Doon sa maraming prairies. Ang naalala niya, rabbit. So, what is a duck for some is a rabbit for others. Why? Because you have past experiences that influence how you look at what's going on around you. Yan ang sinasabi ng Gestalt Psychology. Your past and prior experiences play a role in how you observe. Dito natin, ha? Observation of X, ito sinasabi nila eh. Observation of X is observation of X in the context of past or prior experiences. All right. So, again, saying no experience can be taken in isolation of your other experiences. That's what's going on. So long as you have memory, so long as you have past experiences embedded in your memory, the memory of your past experience will somehow influence how you observe presently whatever it is that you're observing. That's what's going on. Second, ano yung second, sabi nga natin, observation itself comes in two steps. Ano ba ang nature ng observation? Step one, sensing. Step two, perceiving. Out of experiments, na ipapakita ito ng Gestalt Psychology. Na ano? Kasi sabi nga natin, meron kang inputs. Alright? Merong sunlight, short waves. Tumama doon sa papel, inabsorb yung energy na kayang i-absorb ng papel. Yung short wave na yon naging long waves. Yung long waves, tumama sa mata. Yung long waves kasi, nabawasan ng energy kasi inabsorb ng papel. Yung energy na hindi na-absorb, yun ang tatama sa mata. Pag tama sa mata, papasok sa conjunctiva. Pagpasok sa conjunctiva, dediretso dun sa iris. Tapos papasok dun sa liquid part of your eyes. Pagkatapos, tatama dun sa inyo, ano, cones and rods na inyong retina. And then, mag-i-stimulate ng brain ninyo. That is what you call sensing. That's a very physical phenomenon. And that can be traced. How that happens in terms of streams of energy. Walang problema dyan. Napapatunayan yan ng mga scientist. Pero ano naman ang nangyayari? Pag dumating na yung iyong signals dito, pagpasok dun sa brain mo, i-interpret. May interpretation na gagawin. Merong interpretation. I-interpret according to your past or prior experiences. Yan. Yung interpretation na yan, yan ang tinatawag nating perception. Yan ang tinatawag nating perception nga. Kaya anong nangyayari? A series of tones for one, maybe music for another. So, step one, sensing, a very physical phenomenon proven by experiments
of scientists, and step two, interpretation of the signals that your sensors give your brain. And when there is the interpretation made, that's what you call perception. And perception is always according to past or prior experiences. So it should not be a surprise, therefore, that what is music for some is noise for others. What is a duck for some is a rabbit for others. What are parallel lines for some are intersecting lines for some. Yun ang takbo ng ating usapan. So, conclusion, sabi ni Norwood Russell Hanson, ay puta na, nasan ang objectivity ng science? Oh, yun lang naman yun eh. Kung tama ang gestalt psychology, anong pinag-uusapan? Gestalt psychology. Ay, mga psychology student nga pala kayo, no? Eh di alam niyo ito. Eh di ako ituruan ninyo po. Tayo na, hirap na hirap akong basahin yan kay. Kung tama, are, na sinasabi ni, ng gestalt psychology ni Russell Hanson, ni Norwood Russell Hanson, among other things na sinasabi pa niya. Kung tama, are, sabi niya, o edi mali yung ating concept na objectivity sa science. Ayos ba? Yan, yan si Norwood Russell Hanson. Eh kaso, itong si Norwood Russell Hanson, namatay. Pagka-publish na pagka-publish ng libro niya, nasikat na siya, dapat sana magandang usapan eh. Eh namatay. Bakit? Kasi scientist nga eh, engineer pa. Ay nag-eeksperimento dun sa isang eroplano, sumabog, ay di patay. Kawawa naman. Pero, ang nangyari, yung ginawa niya, ipinagpatuloy ng isang estudyante who later became a professor himself. So, eto yon. Sino nga si Thomas Kuhn? Thomas S. Kuhn, ang mabigat ito. Bakit mabigat ito si Thomas S. Kuhn? Si Thomas Kuhn, alright, si Thomas Kuhn, ay di sabi nga natin, nagsulat ng libro. Ano yung libro? The Structure of Scientific Revolutions. Gaano kabigat itong si Thomas Kuhn? Aba, ay putain eh. Ako, pardon the expression, ha? Mga batang ganyan talaga, bastos eh. Aba, itong libro na ito, as of last year, ha? Last year lang. As of last year, is one of the 10 books required by all the Ivy League schools of the United States. 10 books na required readings. Ang ginawa kasi nung isang grupo ng mga profesor, sinarbay nila ang lahat ng mga Ivy League schools sa United States. Tapos tinanong nila, ano ba yung mga libro na nire-require ninyo? Eh, tinilista nila yung top 10. Yung top 10, sa bawat eskwelahan, kinumpare nila doon sa ibang eskwelahan. Meron silang napulot na 10 common to everybody. Isa yan sa mga required readings. Eh, sino ba yung mga katapat niya? Eh, di si Plato, si Aristotle, si Niccolo Machiavelli, si Isaac Newton, si Charles Darwin, o putain na, yun ang mga katapat ni Thomas Kuhn. Ibang klase. By the way, si Thomas Kuhn na nagpauso ng expression, siya ang invento, actually, ng expression, paradigm shift. Siya ang invento niyan, paradigm shift. Among others, na innovation niya. I'm sure some of you, maybe not all of you, some of you have come across this. Paradigm shift. Yan, galing yan doon sa libro niya. Okay.
Ito ngayon ang tanong natin. Ano ba ang nilalaman nito? Naku, napakarami. Mahimatay ako pag ipapaliwanag ko lahat. But let's concentrate only on some of the highlights. Ito. Itong highlight. Imagine time. Oh, nandito naman tayo, no? Time moving across from t of 0 to t of n. So, as you move across time, what happens? Well, in the case of Kuhn, sabi niya nauna, ito yung field of science, tapos dumami, edi yung dati mong na-observe, nagbabago yung value kasi nagbabago yung context. Yan. Yan ang sinasabi ni Thomas Kuhn din, actually. Put it this way. Alright? Actually, yung sinabi ni Poincaré, teka, para mas mabilis. Yung sinabi ni Poincaré, nabanggit natin, hindi pala, simulan natin. Yung sinabi ni Claude Bernard, yung sinabi ni Poincaré, yung sinabi ni Pierre Duhem, yung sinabi ni Quine, yung sinabi ni Hanson, among others, yung mga sinabi nilang yan, pinagsama-sama ni Thomas Kuhn in a single theory of history of science. Ano yung theory na yan? Ito na yon, papaliwanag ko nga. Naloko na. Yan. Okay. Pinagsama-sama yan. Actually, meron pang iba. So, across time, sabi ni Thomas Kuhn, you can find periodization ng science. Nag-iiba-iba. Alright, one phase, second phase, third phase, fourth phase. Basta across time, merong phases ang science. Yun ang sinasabi ni Thomas Kuhn. Now, sabi niya, if you classify the phases in science, there are only two. What he calls normal science and interspersed with what he calls revolutionary science. Revolutionary science. At nagsasalitan lang yan, dalawa na yan, throughout history. So, dati may normal, tapos nagkaroon revolutionary, tapos nagkaroon ng normal, tapos nagkaroon uli ng revolutionary. So, paulit-ulit lang. So, ito, sabihin natin, panahon ng normal science, ito ulitin natin, panahon ito ng normal science, tapos ito, naging panahon ng revolutionary science, tapos ito, naging normal science, ito, naging normal science, tapos ito, naging revolutionary science. Ganun lang. Pero, anong implications? Alright. Ito. When you say normal science, how do you know you have normal science? Eh, madali lang. Ha? Pipisil-pisilin mo, amoy-amoyin mo, tikman mo, at tapos sabihin, ay, puta na, normal nga ito, tikman mo din. Alright? So, paano mo malalaman na normal science? How do you know? May indicators. Now, number one is you must keep in mind that science is practiced by a community. Science is never practiced by an individual. Science is never practiced by an individual. Alright? It is always a community of practitioners who practice science. Alright? It is always a community of practitioners who practice science. Yan. So you have a community.
Now, within your community, sulat natin, baka magkalimutan eh. Within your community, meron kayong common beliefs. In other words, common, meron kayong common conceptual frameworks, in other words, common terms that you use. Common conceptual frameworks. In other words, common theoretical frameworks. Okay. Kaya nga kayo sinasabing community kasi meron kayong pagkakapare-pareho. Halimbawa, kaya ang tawag sa inyo, physicist, eh lahat kayo mahilig sa physics. Siyempre. Kaya ang tawag sa inyo ay chemist, eh lahat kayo mahilig sa chemistry. Kaya lahat kayo ang tawag sa inyo scientist, eh lahat kayo mahilig sa scientific method. Oh, mahirap bang isipin yon? Okay. Now, usually, yung community na yan, may isang klase ng specialization. Halimbawa, nag-specialize kayo lahat sa anthropology, and in particular, lahat kayo nag-specialize sa works ni Margaret Mead or works ni Louis Leakey. The point is, meron kayong common focus of attention at meron kayong common tawagin nating paradigms. Ito na yon. Now, how do you describe a paradigm? Well, a paradigm can actually be in the form of, ito na, nabanggit ko na nga pala. A paradigm can be actually in the form of a theoretical framework. That's one. It can be in the form of a conceptual framework. And it can be in the form of, ano pa? It can be in the form of algorithms put together. Algorithms, or if you like, equations. It can be in the form of case studies. It can be in the form of some kind of decision procedure. But let's just focus on what would normally be called your theoretical frameworks. Yeah, lagay natin dito. Yeah. So what's going on? Meron kang paradigm that is held by all the members of the community. And we're saying all. So that's why you call them a community because they all believe the same thing. To summarize, this is what we will do. To summarize, we can say that there is normal science when given some issue in science, some question in science, some problem in science, for any given problem in science, you can expect that this community will apply the same decision procedure. Kasi nga, community sila, pare-pareho ng pinaniniwalaan. So, you stumble upon an issue or a question, you use the same procedure. Why? Because you believe in the same things. Then you have normal science. In other words, we might say there is normal science when there is a dominant, pervading paradigm. Halimbawa, yung community ni na Duterte, although hindi sila scientist, yung community ni na Duterte, meron silang pervading paradigm. Ano yung pervading paradigm nila?
ang tingin nila sa mundo parang laging labanan, suntukan, gulpihan, patayan. Yan ang kanilang paradigm eh. Ganon din ang science. Now, in particular, sa panahon ng normal science, ito na yung catch. Panahon ng normal science, ang sinasabi natin, ang measure, ang standard of choosing alin ang tama at alin ang mali. Kunyari lang, ha, may isda tayo. Kunyari, meron tayong isda. Yung isda mo, ay ano, susukatin mo ngayon. Yung isda mo ba ay juvenile, J? O yung isda mo ba ay adult, A? Paano mo malaman meron kang sukatan? Ngayon, yung sukatan mo na yan, halimbawa, susukatin natin yung operculum ng isda. If it is greater than or equal to this measure, yan ay adult. If it's less than, that's juvenile. Alright? Ang gusto nating sabihin, pag meron kang issue sa science, some question sa science, some problem sa science, the standard in a normal period is to say that you measure everything according to empirical evidence. Evidence ng experiment, evidence ng observation. That's the standard. That's the standard. And how you proceed gathering your empirical evidence, then that's when you become the physicist that you are and the community of physicists that you are. Yun na yun. Ang iyong measure lagi, empirical evidence. Ngayon, yan ay pag may normal science. Ito ang problema. Ang sabi ni Thomas Kuhn, pagka ikaw ay merong paradigm, ibig sabihin, meron kang conceptual framework. Oo nga naman. Pero ano ba ibig sabihin ng conceptual framework? In the meaning, meron kang terms. Ano yung term? Instantaneous velocity. Ano yung term? Average velocity. Ano yung term? Mass. Ano yung term? Acceleration. The point is, meron kang mga terms. And those terms are connected to one another under some matrix, some network, and therefore some framework. Which is literally a language. That means you have a unique language for your community, like a community of chemists, or a community of psychologists, and among psychologists, a community of believers in gestalt psychology versus a community of believers in psikolohiyang Pilipino, and so on and so forth. Meron kayong conceptual framework, which presupposes that you also have a theoretical framework. While here you have your terms, and therefore your language, alright? Here you have your sentences, like the sentence for all free falling bodies, like the sentence all living things are products of evolution. And these sentences, in other words, generalizations, in other words, rules, they come together as a system. They come together as generalizations. Ergo, your theoretical framework. Pag may theoretical framework ka, may conceptual framework ka. Pag may conceptual framework ka, meron kang language. Now, it's possible that actually, at sinasabi na rin ni Kuhn yan, meron kang one language at meron kang alternative language at meron kang another alternative language, and you will all have different ways of interpreting what you observe. Yun ang sinasabi ni Thomas Kuhn. Now, bakit nagiging importante yan? Nadals, pwede kang may iyong conceptual framework, which means magkakaroon ka na iyong theoretical framework, which means magkakaroon ka na iyong way of looking at the universe. For example, nakita na natin Euclidean geometry versus non-Euclidean geometry. Diba? For example, nakita na natin psychoanalysis versus behaviorism. So,
Ngayon, anong ibig sabihin yan? Ganito yan. Pag may normal science, iisa lamang ang framework na ginagamit. Isa lang. Pag may normal science, isa lang ginagamit na framework and everybody believes that. Ang problema ito, halimbawa in the case of Newtonian physics, ang sabi ng Newtonian physics, energy can only travel through some medium. Okay? To transfer energy means some mechanistic way of transferring the energy through some medium. Kaya mechanistic physics. Eh kaso ano nangyari? Nakwento ko na to. Merong kumuha ng flask, tinanggalan ng laman, nilagyan ng stopper, so nagkaroon ng ano, vacuum inside. Nagkaroon ng vacuum. Now, nung may vacuum, may nagsindi ng kandila. Nung nagsindi ng kandila, may problema. Bakit? Nakita na, light can travel through a vacuum. Puta na, paano nangyari yun? How can something like light travel through nothing? Tapos, na-invento yung dynamo. Gumawa sila ng isang vacuum tube. Doon sa loob ng vacuum tube, pinadaanan ng kuryente, and nakita nila, electricity can travel through a vacuum. Ah, puta na. Naloko na. And this is what Thomas Kuhn is saying. Every once in a while, you get anomalies. Anomalies. What are anomalies? Or what is an anomaly? When you have a conceptual framework or a theoretical framework under normal conditions, your hypothesis is always something coming from your framework, from where you derive your prediction. Now, this is the problem. The problem is, in other words, out of your paradigm, you make predictions. That's what we're saying. Out of paradigms, what happens? You come up with your predictions. And under normal conditions, the predictions that come from your paradigms, they actually happen. Yan. However, ito na yung however. Ito yung malupit. However, dumadating ang panahon, may anomalies. Ang anomalies ay occasion ng ano? Yung paradigm mo. Alright, you have your paradigm. Ginamit mo to make your prediction. You now use your paradigm to come up with your prediction. And what happens? Your prediction fails. That's what an anomaly is. When you have a paradigm, and on the basis of your paradigm, you make a prediction, and what happens? Your prediction fails. Kagaya ng ano, nangyari din sa vacuum, na light travels to a vacuum. Kagaya din na nangyari din sa electricity travels to a vacuum. Your prediction does not happen. Yung Newtonian physics na dagdagan pa ng problema eh. Bakit? Under Newtonian physics, kung itong araw, if this were the sun, you can predict the behavior of, say, Venus or the behavior, for example, of Earth. Nasaan yung perihelion niya? Nasaan yung, kung nasaan man yung planet na yan? Alright? Predictable using Newtonian physics. Ito ang naging problema. Yung Mercury,
kahit anong gawin ng Newtonian physics, hindi ma-predict-predict ang behavior ng Mercury. In fact, even now, gamitan mo ng Newtonian physics, hindi mo ma-predict kung saan papunta ang Mercury. So, this is another example, the behavior of Mercury, ng isang anomaly. So, tatlo na, nung 19th century, tatlo ang anomaly ng Newtonian physics. Ano yung una? Yung una, yung behavior ng light sa vacuum. Ano yung pangalawa? Behavior ng electricity sa vacuum. Ano yung pangatlo? Behavior ng Mercury. Pagka ganyan, ito yung sinasabi. Teka, tingnan ko nga. Ako ba kayo nasusundan nyo pa? Okay pa kayo, Miss Patty Rivera, ha? Sabihin mo lang. Okay. Ito ngayon ang sinasabi ni Thomas Kuhn. Nasaan na tayo? Dito. Ang sinasabi ni Thomas Kuhn, pag unang nagka-anomaly sa isang normal time, yung anomaly na yan, hindi masyadong papansinin. Ang sasabihin ng members ng community, kasi marami yan eh. Sabi, hindi, baka nagkamali ka lang ha, utoy. Total ikaw na may Pilipino, ay mga Pilipino, mahina talaga sa science eh. Kaya pag-aralan mo mabuti ha, tsaka ka bumalik sa amin, dini sa Japan, o dini sa Amerika, etc. Yung first reaction ng community is to say, there is some human error somewhere with the observation of the anomaly. Kaso ang mangyayari, the anomaly will persist. Makikita rin na iba. Pagka nag-persist ang anomaly, magkakaroon ngayon ng bagong interest. Pero pag didibatihan, ang chances are pagtatanggol pa rin yung community, yung paradigm. Ano yung pinagtatanggol? Yung paradigm. Anong pinagtatanggol? Yung paradigm. Ulitin natin, ha? Yung pagkakamali sa prediction ng paradigm, gagawa niya ng paraan na maipagtanggol. Even if nag-persist yung anomaly. Pero, after a while, magpo-proliferate ng anomaly. In other words, hindi lang isang anomaly at marami naka-observe na isa, magpo-proliferate, dadami. Kagaya ng nangyari sa Newtonian physics. By the middle of the 19th century, maliwanag na ang Newtonian physics problematic. Hindi maipaliwanag ang behavior ng light, hindi maipaliwanag ang behavior ng electricity, hindi maipaliwanag ang behavior ng mercury. Malabo. Pagka nag-proliferate na yan, yung anomaly na yan, ang tawag dyan, meron na tayong crisis. That's what happens. So, nag-proliferate, this leads to a crisis. Yung crisis, that's the first event na pagbabago, paglabas ng normal period. So, from normal period, magkakaroon na ng transition kasi gawa ng crisis. Magkakaroon ng transition kasi gawa ng crisis. Yan. Okay? Pag lalo pang maraming na-discovering anomaly at hindi magkasundo ang community, remember, we're talking here of a community. Pag sa community ay nagkaroon ng crisis, nahahati yan kung saan-saan. Pag nagkaroon ng crisis, nag-aawa yan. Merong barkada ni Cayetano, merong barkada ni Velasco, merong barkada ng kung sino-sino. So, ang mangyayari, magkakagulo. Crisis nga. Yan. Ang ibig sabihin,
under a revolutionary period, you now begin to question the paradigm na pinaniniwalaan dati ng marami. Under a revolutionary period, so revolution, hindi talaga patayan, hindi talaga, it more has to do with the mindset. Under a revolutionary period of science, what happens? Under a revolutionary period of science, anong unang nangyari? May crisis. Pagka nagka-crisis, ang ibig sabihin, the paradigm loses its supporters. Ano pa? Paradigm, dumadami ang critics. Critics of the paradigm within the community multiplies. Among other things, pagka merong ano, pag merong crisis. Finally, full-blown na, sulat natin na, finally, full-blown na ang revolutionary period kung full-blown ang revolutionary period. Right, kailan yan? When alternatives to the paradigm are proposed, even within the community. Full-blown na yan. Hindi na ordinaryong pangyayari yan. Alright? Yan ang nangyayari. Now, halimbawa lang, kagaya ng pinakita natin kanina, no? Dumating ang panahon na meron ka isang conceptual theoretical framework na isa with its own language. Conceptual theoretical framework na isa with its own language. Conceptual theoretical framework na isa with its own language. Malaking problema. Bakit? Kasi when you have competing, ang tawag natin dyan, competing theoretical frameworks, sinabi na nga natin, what is music for some will be noise for others. Yan ang nangyayari. Yan ang mabigat. When you have competing theoretical frameworks, nagkakaroon ng incommensurability. Ito yung napakabigat. Incommensurability. Between competing paradigms. Or between proponents of competing paradigms. Yan na ngayon ang masaklap. Bakit? Kasi paano kayo mag-uusap? What is music for you is noise for another. So that, what will happen, what used to be a normally acceptable matter of what? Of a common measure. Dito natin lagay. Remember, you have a fish or an issue in science that you want to decide. Yan ba ay juvenile or adult? And what do? You have your empirical norm, basis for deciding the issue. Noong una, ang pinag-uusapan, madaling solve ang problema kasi isa lang ang inyong measure, isa lang ang inyong norm. Which theory is better? Ito? O ito?
Which theory is better? Madali lang. Ang sasabihin nyo lang, eh, meron naman tayong common measure eh. Ano yun? Yung empirical evidence eh. Kaso, when you have incommensurability, empirical evidence will look something different the way in compared to how somebody looks at it and how somebody looks at it. Kasi you will have what? Sabi nga ni Norwood Russell Hanson, different past or prior experiences. Ito iba experience nito. Ito iba experience nito. Ito iba experience nito. Batay sa kanilang past and prior experiences, the same thing will look different. The same empirical evidence may not have the same significance to everyone because there is incommensurability. Yan. So, sa revolutionary period, mabigat ang problema. Kasi you cannot even compare. Because to be able to compare, that means you have something common. But you have nothing to compare with. Pakita ko sa inyo yung problema. Kunyari, merong series of tones. Alright? Series of tones. Music for some, noise for others. Alright? So, you have your series of tones. Dito, music yan. Dito, noise yan. One theoretical framework, one language, another theoretical framework, another language. Point is, how do you settle the issue? You get a measure which you can use to compare both the two. What is music here and what is noise here? Now, the measure must be universal, applicable to the two. The only way to do that is you must have a third language whose domain encompasses the two. But then, if you have a third language whose domain encompasses the two, you'll have a debate between one, two, and three positions. So how do you settle the issue? You get a measure applicable to all the three with your own language whose domain encompasses all the three. But then you will have a debate between the four. So how do you now settle the debate between the four? You get a measure under a universal language that encompasses all of these so that they are equally, so that your measure is equally applicable. This brings you to a fifth level and six and seven. Walang katapusan yan. Pagka incommensurable ang mga systems mo, ganyan ang situation. So in a revolutionary period, what are we saying? Empirical evidence is not enough. Empirical evidence insufficient. Insufficient what? Basis for comparison. Yan ang problema sa revolutionary period. So, ang sinasabi natin, ang sinasabi ni Kuhn, kapag ka matindi na ang crisis at marami ng alternatives ang available, ay things become messy. Okay, sulat lang natin ha. Revolutionary period. Revolutionary period, ang mangyayari, you have competing paradigms. You have one, you have two, you have three, you have four, you have five. Now, with your competing paradigms, you're competing for what? For explaining what used to be an anomaly. Halimbawa, ano yung anomaly? Yung anomaly ng behavior ng light. Eh ngayon, kailangan paliwanag mo rin yung behavior ng ito pwedeng ipaliwanag yung behavior ng light pero hindi naman yung paliwanag behavior ng electricity. Pwede ito paliwanag yung behavior ng electricity, hindi mapaliwanag behavior ng light. Pwede ito both. Pwede ito
So meron kang competing paradigms. Now all of them have their own internal standards. Because that's the only way that they can have some internal standard. Because you go beyond your own system, that other system will have the different internal standard. That's why you have incommensurability between all of them. So, may incommensurability. Ang mangyayari, in other words, yung iyong empirical evidence, which is not enough, yung empirical evidence mo, kailangan dagdagan mo. Empirical evidence as a measure, since it is not enough, alright, ito yung sukatan mo eh. Standard dyan. Ang sabi ni Thomas Kuhn, dadagdagan mo. For your theory to be a champion, kasi inevitably magkaka-champion theory eh. A winner. For a winner to come out, your champion or your winner needs to have one, empirical evidence, the same, but in addition, some other advantage. And yung other advantage na yan ay maraming usapan. It may have to do with economics, it may have to do with culture, it may have to do with personality, it may have to do with many, many things. Sabi nga ni Pierre Duhem, if you remember, how can a scientist say something has gone wrong here and not somewhere else? Kasi an experiment will only tell you something has gone wrong, remember? And so if it only tells you something has gone wrong, how would a scientist be able to say where it has gone wrong? Ang sabi ni Pierre Duhem, good sense. Almost like saying faith. Ang sinasabi ni Thomas Kuhn, similar. Sabi ni Thomas Kuhn, isang nadadagdag dyan ay matawag nating personal aesthetic. Pwedeng personal aesthetic ng individual or personal aesthetic ng community. So isa yan, among others. Parang, naloko na. Pagka ganyan ang usapan, in other words, you go beyond empirical evidence and you deal with politics and culture and economics and the personal aesthetic, mawawala ang objectivity ng science. Pero kung nawala man o hindi, ito yung sinasabi ni Thomas Kuhn. Inevitably, whether you like it or not, inevitably, may lalabas na mananalo, and this brings you to another normal period. So, dati may normal period, nagka-anomaly. Yung anomaly hindi ma-explain. Nagkaroon ngayon ng competition. Nung nagkaroon ng competition, may nanalo. Pero yung pagkapanalo niya, ay hindi dependent lamang sa empirical evidence. May ibang factors na nag-play ng role sa pagkapanalo. Pag nanalo na siya, you have a new dominant theory. Pero ang mangyayari, what used to be anomalous here will now be explainable. Yun ay isang requirement. Yung dating anomaly magiging something that is easily explainable among others. Now, sabi ni Thomas Kuhn, pagka ganito ang takbo ng history, what used to be false will now be true. But then again, it does not stop there. Bakit? Yung what is explainable with your paradigm now, the bago, paradigm 1, ito na yung paradigm 2 mo ngayon, magkakaroon din yan ng anomaly kasi yun ang experience ng science. You will get to encounter new anomalies. Pagka nagkaroon ng new anomalies, hindi may bago ka na namang situation, maghihintay ka na naman mag-persist.
Pag nag-persist yung new anomalies, then magpo-proliferate, then you have another revolutionary science, revolutionary period. And then magko-compete uli, what used to be anomalous will now be expanded paulit-ulit. So, conclusion, sabi ni Thomas Kuhn, ito na po yung conclusion ha, huwag mainip, patapos na ako. Conclusion, sabi ni Thomas Kuhn, we may have to relegate aside the belief that science is bringing us closer and closer to truth. Bakit? Eh kasi what used to be anomalous will now be explainable. Tapos what is now explainable will now become anomalous again. And loko na, wala nang katapusan. So, the most that we can say is, according to Thomas Kuhn, science is growing and growing and growing and becoming more and more complicated. But that does not mean it is coming closer and closer to truth. Because what is true today may be false tomorrow, and true again another day, and false another day, and true another day, and there's no end to it. Because it is always a changing context. As explained, if you remember, by Norwood, Russell, Hanson. Kasi kung constantly changing ang context mo, pag bumalik ka doon kay Hanson, what used to be a duck will be a rabbit, and then what used to be a rabbit will be a duck. And what used to be a duck will be a rabbit, and what used to be a rabbit will be a duck. Apo, tayo na, wala nang katapusan. There you go. Nahilo ba kayo? Alright, exciting, di ba? That's what science is all about. Alright? Such an adventure, yes? Magandang basahin. Pero ang unang yung basahin, si Hanson. Very easy to read ang kanyang paper, ang kanyang libro. Meron kopya tayo ng libro nandyan sa ating text resources ng ating course pack. Text resources ng ating course pack, ha? Pakicheck. Sulat ko. Please check our text resource ng course pack. Nariyan, free, walang payad. Libro ni Hanson. Read only the first chapter, pwede na. Yung kay Thomas Kuhn, papadala ko na lang sa inyo ha. Kukopyahin ko dun sa aking Kindle, papadala ko sa inyo yung chapter na gusto kong basahin nyo. Nako, mag-aalas 4 na. Gandang hapon po. Pasensya na. Napadaldal na naman ng teacher nyo. Peace, man. Bye. Ingat lagi.